Ako po si Leia Lani Oñate ng Client Services Department. Nandito po ako ngayon para ihandog sa inyo ang konting kaalaman tungkol sa understanding the market o merkado. Dito natin tatalakayin kung ano ang market, tukuyin at kilalanin ang ating mga mamimili at mga kakompetensya sa ating pagnenegosyo. Alam naman natin sa ngayon lahat tayo ay apektado, lalo na ang may mga negosyo na nasisira at unti-unting nalulubing ng dahil sa COVID-19 pandemic. Layunin natin dito ay kung paano natin kilalanin o tukuyin ang ating mga mamimili at mga kakompetensya. Easy lang po kayo! Okay, sisimulan na natin kung ano ang market at kung paano natin makikilala o matutukoy ang ating mga mamimili o mga kakompetensya. Ang importante natin gawin, una ay makinig lamang at huwag natin kalimutan ang mag-take note. Bago natin talakayin ang mga mamimili at kakompetensya, alamin muna natin kung ano ang ibig sabihin ng merkado o market at uri ng mga negosyong makikita dito. Market o merkado ay tindahan o anumang lugar kung saan ipinagbibili ang mga produkto o serbisyo. Dito mo makikita ang iyong mga suki at potensyal na customer. Mga tao na interesado na bumili ng mga produkto o serbisyo na ating ibinebenta. Mga negosyante na nagtitinda ng mga produkto at ang iba dito ay ang ating mga kakompetensya. Ano-ano naman po ba ang mga uri ng negosyo? Retailers. Ito po ay mga negosyo na nagbebenta ng patingi-tingi at karaniwan nito ay nasa bahay na kapwesto. Wholesaler. Negosyo na nagbebenta ng kaban-kaban, sako-sako o pangmaramihan. Halimbawa, ikaw ay nagbebenta ng isang sakong bigas. Manufacturing. Ito po ay mga negosyo na gumagawa ng mga produkto na galing sa maraming klase ng materyales. Halimbawa po nito ay nagtatahi o tailoring para gawing damit o mga panyo. Services Providing Business, kombinasyon ng karinderya at sari-sari store. Sila na ang gumagawa at sila din ang nagbebenta o nagseserbisyo sa mga customer. Agriculture, forestry, and fishing. Lahat ng negosyo na makikita natin o nanggagaling sa bukid, dagat, at maging sa ating mga tahanan. Halimbawa po nito ay poultry, piggery, pagtatanim ng palay, at iba pa. Made through order business. Ito na po ang uso sa ngayon. Sabi pa nga ng iba, networking. Pwede rin po itong manufacturing, pero ang naiiba sa negosyong ito ay kadalasan niluluto o kinukonsign ang mga tinitinda. Halimbawa, gumagawa ng cake. Ito po ay ginagawa lang kung may order. Sino-sino ang ating mga customer or mamimili? Ang mga bumibili ng iyong produkto, babae at lalaki, matanda o bata. Anong oras kung bibili? Umaga, tanghali, hapon at gabi. Layo o distansya ng mga customer sa iyong tindahan. Malapit, may kalayuan, o malayo. Basihan sa pamimili ng mga customer. Laki, dami, kulay, presyo, promo, brand or quality, sarap, kalinisan at ligtas ang lugar. Mga dapat malaman kung papaano malalamangan ang ating mga kakompetensya. Dapat ay may record tayo ng kanilang mga presyo, mura o mahal, laki, dami ng produkto at kulay, lugar o lokasyon, kalinisan, kaligtasan ng mamimili, flavor and quality. Other promotional aspect, halimbawa nito ay libre pag marami kang binili, dagdag o di kaya ay discount. Bakit? Dahil ito kadalasan ang inahanap ng mga mamimili sa isang pamilihan, kagaya ng magandang serbisyo ng nagtitinda o negosyante sa mga mamimili, tamang halaga ng binibiling produkto at kung marami ba itong supply
pag kinakailangan ng mga customer. Maganda ang lugar at ligtas para sa mamimili. May tamang produkto, sa tamang lugar, sa tamang pagkakataon at tamang presyo. Upang sa ganon ay magkaroon ka ng tubo o kita mula sa iyong negosyo. At ganon lamang po kadali ang tamang paraan sa pagnenegosyo. Kaya mga nanay, sa panahong ito, dapat po ay may wastong plano tayo sa ating mga negosyo. Nang sa ganon, asenso ay malapit sa inyo at ng inyong pamilya. Sundin po lamang ang mga payo na binigay namin sa inyo. Nang sa ganon ay lumago at umasenso ang ating pagnenegosyo. Nagustuhan niyo po ba ang ating mga tinalakay kanina? Huwag mag-alala, marami pa akong ituturo sa inyo sa susunod. Ako po ulit si Lealani Oñate, nagmula sa Client Services Department at your service. Salamat po sa inyong mga oras!